Yo, what's up mga paps? Welcome back to my channel. At yun nga, binubuna natin itong ating Yamaha Vega ZR. Yan, nakikita nyo naman, medyo makintab na yung ating fender sa likod. Naibalik ko na rin yung tail light pero hindi ko pa siya napolish. Tsaka yung kaha niya, na-sprayan ko na rin kaunti yan. Yan. And yun nga, bago ko sana ibalik tong ibang kaha, especially ito, tsaka ito, eh nag-decide ako na linisan yung carburetor niya sana dahil syempre pag binalik ko to eh mahirap nang maglinis ng carburetor. Kaya ayun, tinanggal ko yung carburetor para linisan lang sana dahil yun nga mayroon din siyang hard starting. And nung nabaklas ko na, akala ko maglilinis lang ako. Ito yung bolt, allen bolt na nakuha ko dito. Nilagyan nila ng mga washer na makakapal dahil tingin ko ay mahaba itong nilagay nila. So imbis na maglilinis lang sana ako ng carburetor, eh ito, nakita ko na may sira pala tong ating carburetor, which is ito nga. Dahil sa mahabang allen bolt na to mga paps, ay tumagos yung thread niya dito. Yan, i-on ko muna yung flash. Yan, tumagos yung thread niya hanggang sa masira itong port na nandito. Yan, i-focus ko lang. Yan. So, yung port na yan, ito. Dapat buo yan. Yan, kasi chinek ko yan. Galing siya dito sa air jet or pilot jet natin. Papunta dito. Papunta siya dito. Yan yung butas niya, nasa ilalim. Yan. Ayan. So, nag-search ako kung available naman tong carburetor online. Meron naman. May kamahalan nga lang. Nasa 1.5 hanggang 2.5 yung presyo din ito. Ito lang naman yung sira. Ayan. Dahil dun sa maling bolt na nilagay nila, ito, masyadong mahaba kasi hindi ko alam kung nasa na yung original na. So, ayun nga mga paps. Dahil lang sa tornilyo na ito ay nasira yung port na galing dito. Dito sa ating pilot jet or air jet papunta dito sa may diaphragm sa taas, kasi may diaphragm yan dyan sa taas dito, kaya mahirap siya paandarin at yung minor niya nag-struggle. Nilagyan na nila ng ano to ng epoxy. Tinanggal ko lang yung epoxy na dinikit nila dito dahil natatanggal na siya. Akala ko dumi lang, yung pala may sira pala siya sa ilalim. Buti napapaandar pa to, no? Kasi ito, kapag hindi mo i-choke, eh hirap siyang umandar mga paps. Ganun ang nangyari kasi kapag kabarado or madumi, itong pilot jet na yan. Responsible kasi yan sa minor . Tapos, medyo komplikado yung mechanism nitong carburetor niya kasi meron pa siyang vacuum diaphragm dito. Itong butas na to ang nagbubukas, itong maliit. So ang nangyayari dyan, itong butas na to ang hihigop, manifold vacuum. Yan, dito rin lalabas yung mahihigop na gasolina. Yan, nakikita nyo ba yan? Yung butas na yan. So yan, tatagos yan papunta dito. Tapos, ayan, yan naman ang hihila. Papasok ngayon yung hangin dito. Ito. Yung butas na yan sa gilid, yan. So, papasok yung hangin dyan. Or lalabas, I mean. Pero dito niya hihigupin. Ayan, oh, may butas din dyan na maliit sa gilid. Ayan, yung butas na yan. Tapos, yung butas na yan, yan yung hihigup dito sa diaphragm na to. Dito lalabas yun dito. Tapos, hihigupin niya tong buong to. Para nung sa ganun, pag nahigup niya yan, aangat. Pag umangat yan, magsasara to dito sa taas. Kasi nakatulak lang yan kapag naka-install to. Yan, naka-install yan. Nakatulak tong pin na yan. Nakatulak yan sa bulitas na yan. Nakatulak siya. Yan. So kapag nakatulak kasi yan, nakasara tong port dito. Nakasara yung port na pupunta dito. Pero kapag nakaangat yan, nakabukas. So parang ano siya, parang ihigup. Higop siya ng gasolina dito. Galing dito. Nanggaling naman dito sa pilot jet. Ah, medyo magulo na, no? Basta, nasira ito dahil dito sa mahabang allen bolt na nilagay nila.
Tsaka kulang yung washer na nilagay siguro. Maganda sana kung standard lang yung nilagay nila dito. Ewan ko kung anong nangyari. Baka nawala na or hindi natin alam. Kaya ang gagawin ko dyan ngayon, nare-remedyohan ko na lang para magamit at may balik ko lang muna siya. Kapag medyo may budget na, ay papalitan na natin ang buong carburetor ito. Madalang ito mangyari mga paps dahil lang ito dito sa mahabang ano na to. Hindi nila alam na konektado pala ito dito, yung unang nangyari, yung unang gumawa. Kaya niremedyohan din nila. Kaya ngayon, ito yung pamanang problema sa atin. Kaya naisipan ko, no, kukuha na lang ako ng siguro plastic na lang kasi wala namang metal na resources dito sa kung saan ako ngayon. Then hatiin ko siya. Ito na 'yon, nahati ko na, oh. Yan. Itatapal ko siya ngayon diyan. Dito. Tapal ko diyan nang nakadapa siya. Tapos papatungan ko na lang siya ng steel epoxy. Ito. Yan. Yan ang gagawin ko ngayon. Para may balik lang natin yan. E din, ito may konting punit na rin to eh. May nakita kong konting punit yan, oh. Yan. Kaya kailangan na rin palitan to pag may budget na. Lagyan ko muna yan ng gasket. Para ano lang, hindi lang siya sumingaw. Kasi yan yung mahirap pagka mga vacuum operated na eh. May diaphragm eh. Pag napunit ito, wala na. Okay. Kaya pala hindi ko makuha-kuha yung timplada niya nung air and fuel niya kasi may sira pala tong carburetor. So, gawin na natin. Ayan mga paps, nilagay ko na yung hose dyan. Ayan, nilinis ko muna ng kaunti yung paligid para dumikit yung steel epoxy. Tapos sinisprayan ko ng brake cleaner. So, yung malit na hose na yan, galing yan dito sa brake cleaner. Yan yung dulo. Pinutulan ko lang gamit nung cutter natin. Ayan. Papatukan ko na yan ngayon ng steel epoxy. Yes, plastic yan eh. Pwede siyang malusaw ng gas. Pero temporary lang naman. Hanggang makabili lang tayo ng bago. Pero matapang din yung brake cleaner ah. Hindi naman siya nalulusaw. Makapal din yung ano na yan. So, try lang natin. Baka sakaling mag-work. Hindi siya pang permanent, pansamantagal lang siya. Ayan, so lalagyan ko na yan, imimix ko na lang tong ano, plastic, steel epoxy, yan, Devcon. Bili ko lang yan dyan sa supermarket. Okay, so yan, ganyan talaga. Akala ko maglilinis lang ako, pero yan, re-remedyohan ko pala. Singaw pala to, may singaw kaya ganun. Mahirap panda rin. Mga 20 kicks ka na, ayaw pa rin umandar. Pero pag chinochok mo naman, dun siya umaandar. Pero struggle pa rin siya dun sa ano niya, idle. Alright, so timplayin ko na lang yun, tas lagyan na natin. So ayan yung ano natin, yung hardener tsaka yung resin niya. Walang kasamang panghalo. Kaya gamitin ko na lang itong ano ko, tester. Punasan na lang natin mamaya. Medyo madami yata itong natimpla ko. So 1:1 lang naman to. Kung gaano kadami yung resin, ganun din yung ano, yung hardener niya. Medyo madami yung natimpla ko mga paps. Pero okay lang. Ganito rin yung ginawa ko dun sa makina ng TMX ko na ano, yung lumusot yung bolt. Nilagyan ko lang siya ng steel epoxy. Parang di tumagas yung langis. Lumusot yung bolt niya sa ilalim eh. Mali yung ano din, nailagay din na bolt doon. Kaya masyadong mahaba. Nabutas ngayon yung crankcase. Kaya ganun. Maganda to yung mga steel epoxy. Effective naman. Basta siguraduhin nyo lang na walang langis yung didikitan nyo. Linisin nyo talaga maigi. Gamit kayo ng brake cleaner. Para matanggal yung oil. Yan, so kulay gray. Parang ganito rin yung tinanggal ko dyan eh. Steel epoxy din yata yung nilagay nila. Yun nga lang walang reinforcement sa ilalim na nilagay. Ako nilagyan ko na lang para at least hindi masarahan yung passage ng ano, hangin.
Ayan, haluin ko lang sa, tapos lagyan na natin. Ayan na siya mga paps, nalagyan ko na, no? Medyo mahirap lang ilagay kanina dahil gumagalaw yung straw na nilagay ko sa ilalim. Importante dyan, ano eh, bukas yung daanan ng hangin. Ayan. So, nagsisettle down mag-isa yung, ano, yung still epoxy. So, ayan lang natin matuyo yan. Kahit bukas na natin to ibalik or i-testing para masigurado natin na tuyong-tuyo siya. Mas matagal, mas maganda, mas tuyo. Ayan, update ko na lang kay bukas. I-double check lang yung ano na yan. Butas na yan kung kakadaan pa rin yung hangin papunta doon. Pwede yung hipan yan. Pwede yung hipan. Para mag-double check lang kung diretso pa rin yung hangin papunta dito. Yan, lalabas yan dyan sa butas na yan. Okay. So, yan. So, yung mga ano, balak maglinis ng carburetor, hindi pa kabisado to. Ganito lang naman to. Apat lang yung babaklasin mo na tornilyo. Yan, oh. Yung tornilyo nitong float bowl. Yan. Para malinisan nyo. Ito yung importanteng malinis. Ito. Itong jet na yan. Yan, at saka syempre ito na rin, itong main jet niya. Tsaka itong needle, yan yung needle bulb. Dapat ano yan, abugahan niyo yan ng hangin or hipan niyo lang para ma-double check lang kung may mga dumi diyan na naka-steady. Nang sa ganun eh hindi ma barahan or mag-overflow yung carburetor. Kapag linis, yan lang naman yung nililinis diyan. Eh ako nakita ko kasi na may dumi dyan, kaya tinanggal ko. Yung pala, nilagyan na nila ng ano yan, steel epoxy. Tapos chinek ko na rin yung mga ano dito, butas, nilinis ko na rin kasi napasukan din ng dumi dito eh. Pati yung choke niya, nilinis ko na rin yan. Ito, yung butas na yan, binugan ko na rin. Tsaka yung mga butas dito. Itong butas na to, itong nasa kaliwa. Ito. Diretso yan dun. Yan, oh, makikita nyo naman yung kanal dyan. Oh. Diretso yan. Konektado din siya dito. Kaya siguro hindi maganda yung minor niya. Okay. So, patuyuin na lang muna natin to. Hipan ko lang. Double check ko na lang kung buo pa yung linya. So, ayun mga paps. Natuyo na. After mga ilang oras. So, i-check natin ngayon kung hindi natin natakpan yung butas na galing dito. Papunta dito sa butas dito sa taas. So, isprayan ko lang ng brake cleaner. Ito yung sa pilot jet niya dito. Ayan. And check natin kung may lalabas dun na brake cleaner dito sa dulo. Dapat meron yan para good at i-assemble natin. So, isprayan ko na. Yun. Nakita nyo naman mga paps. So, solid yun naman yung buga niya dito. And wala namang leak dito. Kaya i-assemble lang natin tong carburetor at ibalik na natin doon para may lagay na natin yung mga kaha at mapandar na natin. Pero pandarin ko muna to bago ko ilagay yung mga kaha para sure na talaga. So ayan, ibalik ko lang yung mga dapat ibalik, yung pilot jet, tapos yung fuel bowl, tapos itong diaphragm dito. And then yung kable, ibalik natin yung carburetor doon. Update ko na lang kayo later. Sana maging okay na yung under nito para matapos na. Ayun mga paps, nilagay ko na. Pinalitan ko na yung allen. Yung dalawang allen bolt ng hexagonal. Ayan. Tapos nilagyan ko na lang din ng washer ulit para hindi siya lumampas dun sa kabila. So ganun din dito sa kabila. Okay lang tong isa na kahit lumampas. Ayan o. Isang washer lang kasi nilagay ko dito. Doon sa kabila tatlo. Yun, tatlo. Lagyan ko na ng ganyan para ano, hindi na maulit. Yun lang, kung hindi maingat yung susunod na magbabaklas nito, pwede niya mapagbalik itong dalawa. Kaya tutukod yung kabila. Kaya dapat, bilang mekaniko, alam natin kung saan natin binaklas at doon din natin dapat ibalik. Alright? So, lalagay ko na itong kable ngayon, throttle cable. Then, tingnan natin kung may pinagbago ba sa dati. Kailangan ko na rin palitan tong hose nito kasi medyo maiksi na siya. Papalitan ko na to.
Maganda sana kung ganito rin na transparent para nakikita natin kung may pumapasok na gas o wala. So, okay. Ilagay ko muna to and then try nating gisingin siya kung under siya mamaya. Para madala ko na rin siya sa labas at mapalagyan ko ng gas na mas madami kasi nilalagay ko dito mga ano lang. Konti-konti lang. Okay, para matest drive na rin natin to. So, ayun mga paps. Hindi siya tulad ng ibang mga motor na naka iniikot lang itong top na to. Ito naka-screw siya. Yan. Iba. Tapos, ito yung needle niya. Chinek ko na yan kung naka-standard adjustment ba. Eh, nakita ko wala naman siyang adjustment. Naka-fix siya itong needle niya nung piston. So, hindi siya na-adjust. Hindi tulad nung iba na may adjustan. So, sa paglalagay nito, una niyong ilalagay muna to. Itong holder ng ano niya. Yung tinitread in dito sa adjuster. Yan. So, may adjuster yan siya dyan. Yung ikot yan. I-adjust natin ito mamaya. Yung free play lang nung kable. Tapos, sunod natin ilalagay yung spring. Napakalakas nitong spring niya. Yan. Parang hindi ko yata kayang ilagay ito na isa lang yung kamay ko. So, i-slide lang natin yung kable dito sa loob. Ito siya. Para sa hindi pa nakakaalam, no? Ito. Papasok natin yung dulo ng kable dito. So, yung kable dapat nasa loob lang siya ng spring. Hindi pwedeng pumasok niyan sa gilid-gilid o kung saan-saan kasi mag-weld yung motor. Dapat nasa gitna lang yan. Yan, diretso lang yan hanggang dito sa dulo dapat. Yan, nasa gitna lang. Tapos, ipapasok niyo lang dito. Yan. So, ilagay ko muna tapos pakita ko sa inyo ha. Parang ganyan mga paps pag nilagay na siya. So, yung dulo ng kable nandito. Yan. So, inislide natin yan para makapasok dito sa derderchong slot na to. Tapos, yung kable dapat nasa loob lang siya ng spring. Okay. Tapos, syempre, meron yung cover dito sa taas. Then, meron ding, ito yung importante, may video din ako na nag-explain sa kahalagan nitong rubber boot na to. Kasi pag wala yan, kakalawangin itong piston. Lalo kapag hindi nagamit ng matagal yung motor. So sa pagbabalik, itong slot na ito, itatapat nyo lang yan dito sa may gilid. Nakikita nyo ba yung dito? Yun, yung nandito na part. Yan yung slot. Kasi yung mas malaki doon sa kabila, yun naman yung sa idle. So, yung idle, laging nakatapat yan dito sa ganito. So, yung slot na ganyan. Tinutulak niya yan para tumaas itong piston natin. Tumaas or bumaba. So, ilagay na natin yung slot na diretso dito sa left side. Kapag nakasakay kayo sa motor. So, ito yun, no? Ito yun yung tumutulak dun. Sa ilalim. So, dapat naka-align yan para ano? Diretso siya. Parang ganyan. Diretso na yan. Ayan. Kasi pag hindi naka-align, hindi naman didiretso yung ano natin, yung piston. Tapos i-align nyo tong cover niya. Tapos ilagay natin yung dalawang screw. Napakalakas ng spring nito. Talagang sinigurado ni Yamaha na hindi ito mag-wild. Pero dapat syempre tama yung pagbalik nyo ng spring at saka ng kable. Para hindi mag-weld ito sa unang start. Kung sakali man na mag-weld yung motor nyo, mag-relax lang kayo. Huwag kayong mataranta. Patayin nyo lang doon sa ignition switch. Switch off nyo lang. Dito. Kahit anong motor yan. Kahit anong sasakyan. Basta importante naka-neutral. Make sure na naka-neutral bago kayo magpandar. Ayan. So, tingin ko ay okay naman na. Tapos itong direction nya. Direksyon ng kable. Tingnan natin kung maganda yung play. Check nyo muna bago kayo magpandar kung maganda yung play. For your safety. Ayan, mukhang okay naman yung play niya. Pero itong kable, parang dapat nakaharap siya dun. Kaya ako lang kung okay na yung ganyang harap niya. Pero parang ano naman yan. Hindi ko na nagalaw yan. Importante dyan, relax yung kable. Hindi siya na iipit. Bumabalik siya mag-isa dapat.
Yan, i-adjust na lang natin mamaya. Yan, hindi maganda yung balik niya. So, i-adjust natin ulit dito. Dito. Dapat maganda yung balik nito eh. Mararamdaman mo dapat yung balik niya na maganda. Lugan natin ulit to. Tapos i-twist natin itong ano. Adjust ko lang. Ayan mga paps. Nilagay na natin yung ating carburetor. Ayan. Ayan yung ni-repair natin. Ayan o. Oh. Nakikita nyo yung epoxy dyan. Yung steel epoxy yan. Nilagay na rin natin yung hexagonal bolt na mas maiksi. Nilagyan ko na lang din ng washer. Multiple washer dito. Tatlo. Yung sa kabila isa lang. Tapos naglagay na rin ako ng gasolina kasi naubusan na rin siya ng gas. So ayan, papalitan ko na lang tong hose na to kasi maiksi na siya later on. So tinasan ko muna yung idle. Try natin paandarin kung okay na ba yung ni-repair natin. Kasi dati ilang kick to bago siya umandar. Ayan, start natin. Turn on. Ayun. Parang mas mabilis siyang pandarin ngayon compared dati. Ayan. So dito tayo mag-adjust ng idle. Nasa gitna. Ito yung idle niya. Ayan. Ito naman yung sa hangin. So bago tayo mag-adjust ng hangin, kailangan mainit muna itong makina. So i-warm up muna natin siya. Dito yung taasan muna yung idle niya. Malaking bagay talaga na nalagyan natin ito ng takip. Dahil sumisingaw siya dyan noon, kaya mahirap siyang pandarin. So, temporary solution lang yun. Pag medyo may budget na tayo, doon na tayo bibili ng bagong carburetor. Pero, so far, okay naman yung result niya. Na-repair natin siya under 100 pesos lang yung ginamit ko dyan. Tsaka yung kinat ko dito na ano, hose. Tapos yung steel epoxy. So, okay naman na siya. Pwede ko nang ibalik yung mga kaha niya. Nilagay ko na rin dito. Yan. Binalik ko na rin yung sticker na tinanggal ko. Yung original niya. Tapos yung mga flasher na pinalish natin. So, ilalagay na lang natin to. Gusto ko kasi maging sigurado muna ako dito sa carburetor bago ko ibalik yung kaha. Kasi medyo mahirap baklasin yan eh kapag nakalagay yung kaha natin. Alright. So itong mga to, pwede namang palitan to eh. May nabibili nito, 180 pesos lang sa online, nakita ko siya. Kasi may mga crack na siya. Pag napalitan kasi to, medyo magmumukhang bago to. Ito, hindi ko na sinama sa pininturahan. Siguro later na lang. Tsaka ito. Nilagay ko na rin yung side mirror. Binalik ko yung kung ano yung nakalagay nung nabili ko siya. Kasi hinigpitan ko natin itong mga to. Kasi bala kong ibiyahe ito sa malayo. Iuwi ko siya sa ano, sa Bulinaw. Kailangan natin mag-adjust dito kasi hindi masyadong bumabalik yung kable.